kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Eksakto, en punto. 6:01. Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Walo ang nasawi sa paghagupit ng Super Typhoon Pipito nitong weekend bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Sa nasabing bilang, 7 ang namatay sa pagguho ng lupa. Isa rito ay bata habang 3 ang sugatan. Matapos matabunan ang kanilang bahay sa kasagsagan ng Super Typhoon Pipito na may dalang malakas na hangin at buhos ng ulan na nagdulot din ng storm surge. Sa Bayan ng Daet sa Camarines Norte, isang 72-anyos na lalaki ang namatay sa isang vehicular accident dulot ng nakasabit ng mga kable dahil sa malakas na hangin na dala ni Pipito. Ayon kay Juanito Galang ng Pag-asa, hindi pangkaraniwan na itong sina Marce, Nika, Ofel at Pipito ay natumama na sa bansa noong 2020 at pareho ring hanay ng mga pangalan ang nanalasa. Aba. Matapos ang 4 na taon at tinarget din ang Luzon. Paano yun? Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Dalawang negative dapat kumbachero. Hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. Not extraordinary. Mm-mm. Matindi, no? Pumarada issue na pa sila dati, no? Mm. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Katotohanan. Dos for dos. Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos for dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos for dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos for dos. Sinasamba pali, maniwala ka. Dos for dos. Hataw ng gusto ton, umasa ka. Dos for dos. Dos for dos. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa sa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Pride Day! Yoo-hoo! Kumusta po kayo, mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, mga kapuso, mga kabarkada, mga kapitbahay, ayos ba kayo dyan? May pasok po ha, may pasok. Lalo na po dito sa Metro Manila. Kahapon kumbachero, habang wala ka, ay masaya pa naman si Mother dito. Bakit? Bakit dahil naman? Dahil sa, sabi niya walang casualty. Walang report ng casualty. Kahapon? Kahapon, super typhoon. Pero ngayon, merong tumambad sa atin na balita na 8 pala ang patay dito sa super typhoon Pipito. Oo, pero kung tutuusin, mababa pa rin. Mababa pa. Mababa pa rin kung tutuusin yung lakas ng bagyong yun. Mm-mm. Si Governor Joseph Kua nga ng Catanduanes, talagang kakabaka ba sila na baka daw may mga disgrasya, pero dun mismo sa Catanduanes na siyang unang dinapuan, dinapurak
Dito pong bagyong si Pepito, no casualty. Zero casualty. Very good. Yan po ang kagandahan kapag ka maaga pong naghahanda ang ating mga otoridad, may babala po ang pag-asa. Mm-mm. At kung kailangan... Sumusunod yung mga tao. Oo, kung bachero. Yan importante. Sumusunod ang mga tao at yung ayaw sumunod, puwersahang inililikas. Ayan, oo. Oh. Kaya salamat. Salamat po at... Well, yung walong buhay, walo pa rin yan eh. Walong mahalagang buhay po yan. Pero kung ikukumpara naman sa perwisyo ng mga nakaraang bagyo, masasabi po nating mas mapalad po tayo sa nakaraang pinakahuling bagyong ito. Eh di ba, do sa yung parada na yan, yung pinakauna nila, yung pinaka-majorette nila. Majorette. Si Christine. Uh-huh. Doon lang, kumbachero eh. Uh-huh. Ilan ang namatay doon? Mahigit 100 eh, di ba? Oo. Uh-huh. Doon lang kay diyan lang sa Batangas doon lang sa Talisay na pinuntahan na namin noon 20 kaagad eh. Oo. O sa Talisay pa lang yun, mga katabing bayan pa. Grabe nga yun sa Batangas, ano, akalain mo ba, ano, ang nakatingin tayo lahat sa Kabikulan. Bicol, oo. Nung pag angat ng ulo mo, naku, meron pa lang mas matindi doon sa Batangas. At ang matindi ron, merong mga tumulong sa rescuers. May mga tumulong sa rescue operations. Na yung palang pamilya nila, kasama sa nadali. Kahit talagang... Walang kamalay-malay habang tumutulong sila sa rescue operations, yung palang bahay nila gumuho na. Grabe. Lalo nga yung ikinukwento mo sa akin, kumbachero, nung nakaraang pagkakataon na anim sila sa pamilya, isa lang siya na nakasurvive. Isa lang siya. Kumbaga parang ang dating nung kumbachero ano pa ang dahilan para ikaw mabuhay? Mabuhay. O, diba? Totoo yun. Grabe, maiiyak ka talaga doon. Saklap nun. Sobrang saklap. Sana po naman ipahinga tayo. Ang sabi po ng pag-asa, sa susunod na 5 araw, wala ba? Wala naman. Aba, very good. Ano? Oo, mukhang, nakikita mo ba dyan sa... Ayan. Yung sa satellite image ng Pilipinas. Oo. Ano ba ito? Nire-replay ba ni Mother yung dumaan? Yan yung mga dumaan. Yung mga nakaraan, sabi niya. Ito yung mga dumaan. Sunod, anim pala yan eh. Anim, oo. Anim na bagyo. Sinimulan ni Christine. Oo. Tapos, so ngayon ay in the next 5 days, baka mo? Oo. Ay wala. Oo. Ay very good. Makakabuelo tayo. Oo. Makakapag-focus naman tayo sa mga ibang bagay sa buhay na ito. Tama yun. But of course, sabi nga nila, tuloy naman ang buhay, pero ngayon lamang po on. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, meron po siyang panawagan sa mga empleyado ng pamahalaan. Mm-hmm. Ito po ay nakatuon sa national at local government workers. Uh-oh. Na iwasan daw po ang lavish lifestyle Christmas gatherings. Ah, ganon. Iwasan daw po ang lavish Christmas gatherings in solidarity bilang iwasan ang magarbong Christmas gatherings ang pagsasama-sama ngayong Kapaskuhan in solidarity bilang pakikiisa for typhoon hit Filipinos sa mga tinamaan ng bagyong Pilipino. Sinabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, according to ES Luke Bersamin, there is no need. Merong kailangang wala. Merong walang kailangan. There is no. Merong wala. Need. Nakakaloko talagang mga English na yan. Pinapahamak tayo nito eh. Meron pa nga ano eh. Will you climb down here? Bumaba ka nga rito. Saan nakakitang climb tapos down? Tapos down. Ulitin natin. There is no. Ulitin natin. Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, there merong is mm-hmm. no ayan merong wala
No need to issue an order. Hindi na kailangang magpalabas ng kautusan. As he believes and trusts in the kindness of government workers. Habang siya ay naniniwala at nagtitiwala sa katapatan ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Who can unilaterally adopt austerity. Na sama-samang pwedeng magpatupad ng pagtitipid. In their celebrations. Sa kanilang pagsasama-sama. Yan daw po'y alinsunod sa panawagan ng Pangulo na hinihikayat ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na iwasan ang mga marangya. Ayan, na pagdiriwang ngayong holiday season. Tama yan. At malamang pati ang private sector kumbatsero ganyan din ang gagawin. Tayo lang dito sa MBC. Sa MBC. Mother, nakikinig ka ba? Palagay ko medyo tayo kailangan ding tumugon o makiisa sa ganyang mga panawagan. Yung dating ginagawa natin na sobra-sobra na karangyaan. Tayo ay nagpaparaful pa ng kotse. Kutakot-takot. Kutakot-takot. Maaaring isang tabi muna natin yan. At ang sabi nga ng kagalang-galang na punong tagapagpaganap, Bersamin, government agencies are also encouraged. Mother, makinig ka. Baka... Ang mga ahensya ng gobyerno ay tinatawagan din to na donate the money. Kinabahan si Mother doon. Ganon? Wala pa nga akong nasusulisit. I-donate na. To donate the money. Tama ba, Mother? Save from observing simple Christmas celebrations to typhoon victims. Yan po ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Siguro maliwanag naman. Lalo na talaga tama si ES Bersamin. Lalo na talaga sa gobyerno. Lalo na sa gobyerno. Sa panahon ngayon, kumbatsero, pagka tiningnan mo yung bilang ng mga naapektuhan nitong anim na magkakasunod na bagyo na to, milyon-milyon ang mga kababayan po nating naapektuhan. Kahapon lang habang kausap natin yung mayor nung Panganiban na Katanduanes, kumbatsero. Ang home of the most sought after crabs sabi ni yun? Ang gaganda daw ng crabs diyan talagang sa sobrang kagandahan ayaw mo nang kainin parang ganun kumbatsero inabutan ka nga ng pliers hindi mo mapiga dahil sa ganda. Sa ganda pero nung nakita daw niya yung pinsala na inabot ng kanyang mga kababayan mga wasak-wasak na bahay mga nasirang mga bangka at iba pa talaga namang madudurog ang puso mo bilang isang ama ng kanilang fifth class municipality. Kaya kahapon napadiretso doon si Secretary Rex Gatchalian iaabot ang pangangailangan hindi lang ng panganiban kundi ng iba pang mga hardest hit diyan po sa lalawigan ng Katanduanes. Mamaya po may makakausap tayo ha. Ang DSUD pala, kumbatsero, ang housing, ang Department of Human Settlement and Urban Development ni Secretary Jerry Acusar, meron palang pondo, proyekto para sa mga nawawasak ang tahanan, hindi po dahil sa tukso, ha? Hindi dahil sa tukso, kundi dahil sa bagyo. Sa bagyo. Ayan, abangan po natin yan. Yung meron pong mga, ganun, ha? Yung pong mga naapektuhan ng bagyo, ang bahay niyo ba sira? Partially damaged o kaya buo 100% totally damaged. Makinig po kayo. Mamaya po makakausap natin ang opisyal mula sa Department of Housing. Kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. Dos, moro, pero kung gusto niyo po namang kumita ng 1,000,000 piso, makinig kayong mabuti. Hindi lang sa Pasko Panalo promo ng DZRH kayo magkakapera. Pati ho dito, ha? 1,000,000 pesos. Aba, 1,000,000 piso. Kailangan lang daw po magbigay kayo ng impormasyon o ituro ninyo ang isang tumutugon sa pangalang, kung totoong tao ito. Kung totoong tao. Si Mary Grace. Mary Grace P.
piatos. Malutong kaya yan? Malutong kaya itong taong iyan? Tinatawagan po natin kung sino man po ang nakakakilala kay Mary Grace Piatos. Uh-huh. Eh ba eh, magkakapera kayo. Kung, 1 million. Nagpatak-patak daw ang mga congressman. Nagpatak-patak ang mga congressman para makabuo ng... Baka madagdagan pa yan. Mm-hmm. Baka meron pang hindi nakakapagpatak. Baka madagdagan pa yan. Pwede nyo, kung hindi nyo alam kung paano kayo makikipag-ugnayan. Si Mary Grace, yung pong Mary Grace Piatos na yan. Sino ba yan? Hindi nakakaalam. Mm-hmm. Yan po yung pangalan na nakalagay dun sa mga acknowledgement, maraming acknowledgement receipt ng confidential fund ng Office of the Vice President. Uh-uh. Nasa loob lang daw po ng 11 araw ay inubos. Inubos. Magkano? Ang nasa 125 million pesos. Uh-uh. So marami, may mga picture ba tayo noon, Mother? Pakita nga natin. Yung si Mary Grace... masarap ang insimada dyan eh. Masarap. Tsaka medyo yung mahal, cheese. Medyo mahal lang. Tsaka yung, may cheese roll. Yung cheese roll. Medyo mahal lang. Pero masarap. Sabi nga, you pay for quality eh. Matindi ho ang pagdududa ni Congressman Romeo Acop na kung ito'y totoong tao. Yung si Mary Grace Piatos na pinaghalong bake shop, restaurant at chichirya. Sabi naman ng isang nakausap ko, meron yan. Ganyang, at ang katunayan, may ganyang tao? Oo. Barkada niyan, si Jack and Jill Contis. Ganun! Magkabarkada yan. Yan dalawang yan. Hindi lang siguro kilala ng Office of the Vice President si Jack. Jack and Jill Contis. Naging tampulan kasi ito kung bachero. Kasi para bagang lumilitaw na... Nag-isip na lang kung ano-ano mga pangalan pinag-jumble-jumble. Siguro na tiyempong kumakain sila dun sa Mary Grace. Tapos may dalang chichir. Ang galing ano. Ano ba middle initial? Baka si Mary Grace Coca-Cola Piatos. Matindi ano. Tinanong natin ha, baka naman meron nga talaga. Baka naman meron. Sinubukan mo na ba kung Bachero sa Facebook? Yung itatype mo yung pangalan na yun. Hindi ko nasubukan na kung Bachero eh. Kasi ang taga COA o Commission on Audit, parang hindi nga daw Piatos ang basa nila eh. Parang Piati. Parang letter Y yung dulo. Yung bang Piatos eh, double T, no? Ito nga, marami na palang nagsesearch. Marami na. Mary Grace Most Piatos. Most popular ba siya ngayon? Popular now. Search. Meron? Wala. Kung wala, bachero, walang lumilitaw. Wala. Ang pinakamainam nito... Baka hindi active sa social media. Baka, pwede yung pamilya nila. Baka naman ganun. Ganun talaga kasi. Mm-mm. Ang pinakamainam nito ay siguro sa National Statistics Office. Pwede. Yung may listahan ng tao sa Pilipinas. Tama. Baka naman na meron silang ganyan. Ito yung pirme. Mary Grace... Hindi pala pirma. Ito yung pagkakasulat ng pangalan. Tapos, parang letter Y nga naman yung dulo, pero pwede mo ring pagkamala na OS. OS. Yung dulo. So, nananawagan po tayo sa Department of Trade and Industry kung meron kayong listahan ng pangalang ito. Na Mary Grace Piatos! Yun! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, oy, Engineer Tony Nanggel, good morning! Good morning! Nakyam di Chakun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! RH! Totohanan! Balita ang maaasahan! ACS Balita! Walang makakaligtas! Walang makakalampas! San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang kaming dalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita! Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita!
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, bagong ruta ng bus mula Naiya patungong Cavite inilunsad sa inaasahang pagdagsa ng mga balikbayan ngayong holiday season. Halos pisong rollback sa produktong petrolyo, umarangkada na. Dole, may alok na higit 3,000 trabaho sa mga nawala ng hanap buhay sa Pogo. Preemptive at forced evacuation nakatulong para maiwasan ang maraming casualty sa bagyo ayon sa OCD. Moratorium sa excavation activities, bagong mall shopping hours ipinatupad na ng MMDA. At ito ang patay sa landslide sa Nueva Vizcaya. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Isang bagong ruta ng airport bus mula Naiya T3 hanggang sa Imus, Cavite ang binuksan sa harap ng inaasahang pagdagsa ng mga balikbayan ngayong holiday season. Ang hakbang ay ginawa ng mga otoridad sa inaasahang pagdoble ng mga pasahero galing abroad sa Naiya para rito magpasko sa piling ng kanilang pamilya. Sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio, ang panibagong ruta ng airport bus ay dinisenyo para hindi mapagsamantalahan ng ating mga kababayan na sinisingil ng 1,000 piso mula Naiya patungo sa kanilang pupuntahang lugar. Ay sinabi mo pa, sino ba in charge sa Naiya ngayon? Ang NNIC? Yung pong mga kwan lang, yung mga taxi na mabubusit ka. Yung bang pagbaba mo pa lang doon, yung may tulak-tulak ka, may lalapit na sa'yo, taxi po. Maiisip mo tuloy, kahit na hindi naman sila scammer, na baka sila scammer. Dahil sa pwede namang wala ng caller na ganun eh. Wala na, oo. Meron naman direction kung nasaan yung taxi. Basta may taxi stand. Saan yun? Diba? Doon na pupunta. Ayun, ganun. Ang dami pong na didisgrasya dito eh. Mga naloloko nating mga mga kararating na mga pasahero ng aeroplano. Kaya magandang balita ito dahil umaabot na po sa 300 pesos ang pamasahe sa bus. Ngunit 50% discount pag ang pasahero ay OFW. Alas 6:28 ang ating oras. May pabake kong ane mga kabalen. Gising na ba kayo? Umarangkada na ang halos pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang 3 linggong magkakasunod na oil price hike. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 85 centavos kada litro ang bawas presyo sa gasolina, 76 centavos sa diesel habang 90 centavos naman ang kerosene. Hindi na po naglabas ng paliwanag ang Department of Energy tungkol dito dahil hindi niya naman din iniintindi. Alas 6:29 na ng umaga. Eh mabuti naman. Kasi bata kayo pa nagiging tagapagpaliwanag, ano? Lalo na pag tumataas. Oo. Pag tumataas, tagapagpaliwanag sila. Iniisip tuloy ng mga kababayan natin. Bakit? Kayo ba ang may-ari niya, mga oil companies na yan? Kaya nga, oo. Alas 6:29, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreein kayon, gising na! Mahigit 3,000 trabaho ang alok sa 2 araw na job fair para sa mga displaced Pogo workers. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang job fair ay bahagi ng Project Dapat o ang Dole Action Plan and Transition Project para tulungan ang mga mawawala ng trabaho na Pogo workers. Magtatagal po ang naturang job fair hanggang November 20 o hanggang araw ng Miyerkules. Kabilang sa mga available na trabaho ang sales consultants, cashiers, receptionists, encoders, drivers, delivery helpers, service crew at iba pa. Pinapayuhan po ang lahat ng aplikante na ihanda ang kanilang resume o CV, diploma, transcript of records at iba pang government clearance para sa pag-a-apply. Meron ding one-stop shop na itatayo para matulungan ang mga job seekers sa kanilang employment requirements. Alas 6:30 ang ating oras, Masantos siya kabuasan sa kayo na main, nagbangon kila!
Naniniwala ang Office of the Civil Defense na nakatulong ang agarang preemptive at forced evacuation sa mga typhoon-prone areas upang maiwasan ang maraming nasawi dahil sa bagyo. Ayon kay OCD Assistant Secretary for Operations Cesar Idio, bago pa mag-force evacuation, meron ng preemptive na ipinatupad at noong ayaw lumikas ang mga residente, eh tsaka lang sila persahang inilikas. Kumpiyansa ang opisyal na ito ang naging susi sa likod ng minimum casualty sa mga nagdaang bagyo. Bagamat aminadong mahirap maabot ang zero casualty, ang mahalagaan niya ay magawang mabuti ang kanilang trabaho. Alas 6.31 ng umaga. Mapayabake kong ane, mga kabalen, gising na. Ito ang nasawi sa pagguho ng lupa sa barangay Labang sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. Ayon po sa Provincial Disaster Government government ng Nueva Vizcaya, natabunan ang bahay ng magkakaanak na nasa gilid ng bundok nang magkaroon ng landslide sa kasagsagan ng Bagyong Pipito. Kabilang sa nasawi ay 8 minor de edad kasama ang 8 taong gulang na batang babae at 12 anyos na lalaki. Lumabas sa investigasyon na natutulog ang mga ito nang dumagundong ng malakas at kasunod nito ay gumuho na ang bahagi ng bundok. Dalawa ang nakaligtas sa trahedya na nagtamo ng sugat sa katawan. Kuya Jerry Espedillon, kumusta po ba kayo dyan sa Nueva Vizcaya? Sana po'y okay lang po kayo. Matindi dyan sa Nueva Vizcaya kung batsyero eh. Isa rin sila sa hinataw nitong si Pipito. Pipito. Dito naman po sa Metro Manila, sinimulan na ng MMDA na ipatupad ang pagbabago sa mall hours at ang ban o pagbabawal sa paghukay sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Dahil dito, ang mga mall ay magbubukas na ng alas 11 ng umaga habang pinapayuan sila na habaan ang operasyon sa gabi. Mahigpit ding ipinagbabawal ang excavation activities maliban sa emergency works tulad ng pag-ayos ng supply ng tubig at iba pang proyekto na bibigyan ng permit ng MMDA. Limitado rin ang pagsasagawa ng mall-wide sale tuwing weekend bagamat maaari silang magsagawa ng kanya-kanyang sale. Ang nasabing moratorium ay patutupad hanggang sa December 25 upang mabawasan ng sobrang sikip ng daloy ng trapiko sa panahon ng holiday season. Alas 6.33 ng umaga, susunod! Tito Boy! Ano ba nangyari sa mga EDCA sites na pakinabangan ba yan nung bagyo? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 6.33. This time check is brought to you by Kaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is pride, washing machine, detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Ah, kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride, all you need is pride, ACS. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Binigyan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang malaking papel ng EDCA site sa bansa lalo sa panahon ng kalamidad. Ayon sa Pangulo, nagsisilbing staging area ang mga EDCA site para sa pre-positioning ng mga assets, materyales at relief supplies. Sa EDCA sites din anya nang gagaling ang mga air asset na ginagamit para sa pagdadala ng mga relief goods at pag-assess sa pinsala ng mga bagyo. We were able to do a better job than we would have done otherwise because of the Haven sites, the EDCA sites, from which we conducted a great many of our Haven missions to the benefit of those who have been isolated. They serve the staging areas. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos, samantala, ang clearing operation daw po ay nagpapatuloy sa Aurora, isa po sa pinakamatindiring pininsala ng bagyong Pipito.
Alamin po natin ang balita mula kay RH25, Grace Ansano. Coming Grace! Yes, good morning, ka Jerry Katunying. Maganda ng sikat ng araw simula pa kahapon. Pero ang pagsasagawa ng clearing operation, sinamantala ito ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Tulong-tulong ngayon ang pamunuan ng Aurora Electric Cooperative para nga iayos ang mga nagtumbahang mga poste mula sa bahagi ng National Highway sa Dipakulaw patungo ng bayan ng Dinalungan na matinding tinamaan nitong hagupit ng bagyong si Pepito mula sa Dipakulaw patungo naman sa bayan ng Baler at bayan ng Maria Aurora maging sa bayan ng San Luis. Sandamakmak na mga puno na naglalakihan ang tumambad nga kinabukasan ng araw ng Lunes matapos manalasan ng Linggo ng hapon itong si Pepito. Ang mga kuha ng CDRMO at itong quick response team ay samtang ngayon tulong-tulong sa pagsasaayos. Bagamat hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kuryente. Wala pa rin palang kuryente hanggang ngayon? Sa buong probinsya yan, Grace? Buong probinsya. Uh-huh. Ito'y inamin ng pamunuan ng Aurelco na matatagalan pa sa dami ng mga nasira at nagtumbahan ng mga electric poles. At nandito pa lang sa kabisera ng Aurora, yung pag-clearing. Yung mula pa dito sa bayan ng Baler na binabagtas ng 69 KV lines, up pa rin yan. Teka muna, kung sinabi nilang matatagalan, ano ibig sabihin nun? Mga linggo pa ang lilipas, ganon? More or less, yun yung sinasabi. Pinaka earliest is 1 week. Mm-hmm. Yung sinasabi ng pamunuan. Pero, ang internet connection, buti na ako. Malaking problema namin dahil simula noong 1:30 ng hapon, no, ay talagang dahil signal. Maswerte ngayon at nagpa-fluctuate na pumapasok kahit papano. Kagaya ngayon, nakakapag-report ako. But in the previous day, talagang kahirapan, walang signal. At totally, walang mat of course dito. Pero sa ngayon, ito, pagtungtong ng umaga, alas 6, nagkaroon na kami. Kaya mabilis, kailangan mabilisan ang pagpapasok ng mga report. Ganyan na nangyari sa PDRMO. Noong araw ng Lunes, kinabukasan nga ng Manalasa, ahang pahirapan ang dating ng mga report. Kahapon, si Governor Reynante Tolentino ay nag-aerial inspection na sila. Sakay ng chopper kasama ang Office of the Civil Defense Officer ay inikot nila, tiningnan on the aerial shot ang bahagi ng Aurora. Kitang-kita nga doon ang tindi na sa kulay brown ang kulay na ng dating green na green. Alam mo, Kaderica Tunying, ang mga puno dito halos nasuspos na ang mga dahon. Katindi talagang uprooted yung pagkakabagsak, pagkakabunot ng mga puno sa lakas at tindi ng tama. Maraming bahay dito ngayon ang walang bubong, natira ang mga bahay. At kahapon pa, pinapila ang nagtutungo sa pagawaan itong mga genset. Kasi ito yung makakatulong ngayon, pila-pila sa pagpaparepair at bumibili rin yung ilan para lamang yung mga business establishment ay mag-operate. Kaya yung mga tindahan din ng mga refilling station ng water ay pila-pila rin para lamang... Wala pa bang report, Grace, kung ilan yung partially or totally damaged na mga bahay dyan? Importante malaman yun para alam din ng local at national government kung paano maaayudahan ng ating mga kababayan. Yes. Hanggang sa mga kahapon ng hapon ay wala pa rin ma-release ang PDRMO dahil na pahirapan yung signal yung mula sa mga bayan-bayan na ibinabato ng MDRMO bilang officially ay hindi pa sila nakakapagbato dahil na sa hirap ng signal. Yung casualty, zero casualty ba? As of now, ay zero casualty. Pero bago kasi bumagyo, may report na dalawang mangingisda sa barangay Dipakulaw
sa bayan ng kasiguran yung kumalaot at ng isda. Mm-hmm. So yun yung ating pinagpapatuloy na i-follow up. Kumusta kung ito ba ay nagtago lang sa isang safe na lugar along the shoreline dito nga sa bahaging ito. Alam naman natin na ang buong Aurora ay may 8 bayan pero isa lang dito ang walang coastline. Meaning, yung pito ay talagang coastline. Yeah, oh, sige, sana makausap din natin si Governor Reynante Tolentino. Balitaan mo kami, Grace, ng mga update dyan sa Aurora. Maraming ingat ka dyan. Taga San Nueva Ecija pala. May mga kondin ba? May mga malaking damage din? Bigaano ang tama ng hangin. Pero may mga lugar na binaha. Ang tinamaan sa Nueva Ecija, hangin ay yung San Jose Caranglan. San Jose at Caranglan. Sa tabi ng Aurora, ayan, sinubog itong pitapito. Okay, thank you. Mm. Okay, Ka Jerry Katunying, yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH25, Grace Sansano. ACS Balita! Okay, ikaw naman. Mm. Ako na ba? Mm-hmm. Sige. Anong oras na ba? Alas 6:45 ang ating oras. Uy, sa mga nagtatanong at naghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque, eto, no show pala si dating Secretary Harry Roque sa preliminary investigation ng Department of Justice sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay ito sa umano'y koneksyon ni Roque sa operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Justice DOJ Prosecutor Eugene Yusi, naabisuhan nila si Roque hinggil sa naturang pagdinig, ngunit wala pa itong naisusubmiting counter affidavit. Sakaling mabigo pa rin si Roque na dumalo sa investigasyon, ay re-resolbahin na nila ang kaso base na lamang sa mga hawak na ebidensya. Patay, yun ang problema. Kapag ka nagkaganon na kumbatsyero, parang winave niya yung kanyang karapatan na sumagot. At pagka umabot pa sa pag naging submitted for resolution yan, di pa file sa husgado. Correct. Ano kasunod nun? Warrant of arrest. Ayan. Kaya, hindi pwede yung Attorney Harry. Hindi pwede yung ang sagot mo sa alam naman ni Attorney Harry Roque na yung mga post sa TikTok, sa Facebook, hindi pwedeng maging basihan ng sagot niya sa mga allegation laban sa kanya. Mm-hmm. And mayroon pa rin eh. Meron. Mayroon pa rin mga post. Si Attorney Harry Roque. Oo. Sagutin mo na lang to. Madali namang mag-file ng counter affidavit. Panotaryo mo. Panotaryo mo, sir. Sumpaan mo sa notaryo publiko. Nagbabala ang PAGASA na mas mapapadalas ang paglandfall ng mga bagyo hanggang sa pagtatapos ng taon. Sinabi ni PAGASA Weather Division Chief June Galang, ito'y dahil nalalapit na ang onset ng amihan season. Dahil dito, mas mataas ang tsansa na tumama ang mata ng mga bagyong ito sa kalupaan ng bansa. Landfalling na, no? Tungkol naman sa eleksyon, eto makinig kayo ha, hindi na raw kasali ang mga pribadong individual na mag-i-endorso ng kandidato sa mga kailangang magparehistro ng kanilang social media accounts para sa 2025 midterm elections. Ito'y matapos amyendahan ng COMELEC ang kanilang resolusyon kung saan nakasaad ang mga pamantayan sa paggamit ng social media, artificial intelligence at iba pang teknolohiya sa pangangampanya. Base sa binagong resolusyon, tanging mga kandidato na lamang ang obligadong magparehistro ng kanilang official social media accounts hanggang sa December 13. Ito'y upang masiguro ng COMELEC na hindi maabuso ang internet at magamit sa pagpapakalat ng peking impormasyon hinggil sa iba pang kandidato o di kaya sa mismong halalan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel. 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent.
Balita ka, Jerry! Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos! Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Ayon. In the song. Bagamat mayroon po tayong mga kababayang nasalanta ng kalamidad, nabanggit namin ni Kumbachero kanina, tuloy pa rin naman ang buhay. Kailangan ay kung meron tayong mga trabaho, pagbutihin pa rin po natin ang ating mga trabaho. Oo naman. Lalo na yung may mga trabaho dyan, kahit na pula na yung ID ninyo. Lalo, ibig sabihin regular na kayo. Kahit na regular na kayo, lalo nating pasiklaban ang ating mga employers. Lalo ngayon, Kumbachero. Hindi yung nagsusumikap lang nung... talent pa lang o contractual. Nung maging regular na, ang sabi, protektado na ako ng mga batas, paggawa. Aba, may ganun na. Kapantay ko na ang may-ari ng kumpanya. Ganun? Magandang umaga po sa mga taga-NLEX. Ngayong araw pala na to, sa ECTEX ay may dagdag. Dagdag sa toll. ECTEX. Sa ECTEX. Kaya yung mga dadaan sa ECTEX, baka magulat kayo, biglang nadagdagan. Mm-mm. Ngayon daw po ang implementation ng second tranche ng increase na pinagtibay pa noong mga ilang taon na dapat ay naipatupad noong pang 2 years ago. Mm-mm. Ganun talaga kung Kumbachero eh. Ang mga private companies na pumapasok sa ganitong klase ng mga negosyo, Hindi pupunta dyan yan para magpakalugi. Talaga, totoo yan. Hindi magpapakalugi. Papasok sa negosyo yan para kumita. Mm-hmm. Pero ang importante doon, at ang laging masasagot na tanong, maganda ba servisyo? Ayun. Maganda ba ang kalsada? Meron bang convenience na naibibigay yan sa mga motorista? Tiyak na meron. Tiyak na meron, kaya nga may bayad eh. Ayun. Kaya nga may dagdag kang gastos. Para magamit mo yung daan. Kung ayaw mo magbayad, daan ka rito sa galing ng San Fernando. Pwede. Tapos tuloy ng Bataan, papunta ng Olongapo. Pwede. Maganda rin yung kalsada rin. Maganda. Yung Jasa, tawagin. Yung Jose Abad Santos Avenue. Pwede naman. Yung Gapan Olongapo Road. Gapan Olongapo Road. Pwede yun. May libre po doon. Magaganda din naman ang mga kalsadang gawa ng malilapad na mga kalsadang malapad ngayon. Malapad na. Medyo may konting traffic lang doon sa pag dumadaan ka doon sa mga intersection, lalo na doon sa may mga bayan-bayan. Pero konting difference. Kung kayo'y nagtitipid. At saka mas mabilis yan, Kumbachero. Mas maiksi. Mas maiksi. Totoo yan. Mm. Kapag bibiyahe ka ng Subic at dadaan ka ng ECTEX, mas mahaba siya ng almost 50 kilometers. Ganon, Kumbachero. Sinukat ko na yan. Hindi pala. Mas mahaba na. Mas mahal pa. Ganon. Pero sabi, pero wala ka namang traffic. Wala ang traffic. Dire-diretso. Makakakita ka pa ng magandang view. Ng mga kabundukan. Malinis na simoy ng hangin. Yun ang binabayaran doon. Ganun talaga kapag sabi mo nga kanina Kumbachero, kapag you pay for convenience, yes. At yan din po ang nangyayari, tila nangyayari ngayon sa NAIA. Sa NAIA. Mukhang ang mga anay may ginagawa ron, ha? May dami ginagawa. Diyala sa Terminal 3 yung pagbaba mo kapag sa arrival. Arrival. Oo. Ang daming ginagawa. Yung party ng yung sa parking. Uh-uh. Mukhang maraming ginagawa diyan. Oo. Uh-uh. Oo, kaya medyo kapag ganitong may mga ginagawa, konting tiis lang. Di ba nakikita natin yung ating mga sarili? Pag nagpunta tayo sa abroad, papasok tayo sa, dadaan tayo sa immigration, willing na willing tayo mag-intay ng napakahaba. Wala tayong kareklamo na nakalagay doon, don't use your phone. Hindi ka gumagamit ng phone. Takot na takot ka dahil pagka gumamit ka ng phone, baka bigla kang mapagtripan ng immigration officer. Diba? Dito sa atin, pagdating dito sa atin, matenga ka lang ng konti, pumila ka lang ng konti, mas maikling dihama kesa doon sa pagpila mo sa ibang bansa.
minumura mo pa yung gobyerno. Oo. Ano ba naman klaseng gobyerno to? Ang haba-haba ng pila. Oo. Ayun, mga ganun. Pero ganun yata talaga yung mga Pilipino. Misan eh, nagiging reklamador. Reklamador sa sariling bayan. Nung umuwi ako kung bachero, ang ginamit ko ay yung E-gate. E-gate. Yung E-gate. Dito sa NAIA Terminal 3. Kampo, tsatsagain mo lang talaga. Tsatsagain talaga. Ako ano? Hindi ko na sinubukan eh. Dahil nadala ako nung nakaraan eh. Ah, bakit? Hindi binase. Ah, ganun? Hindi binaso yung passport ko. Eh, pupunta ka ngayon dun sa counter. Ang tagal mo nang naghintay. Ah, ganun? Tapos, saka ka pupunta ngayon dun sa may taong counter. May ganun nga ako nasundan eh. Ginawa ko, dumiretso na ako dun sa may tao talaga. So, mas may... mabilis. Itong, kaya gusto kong hikayatin ng mga kababayan natin sa E-gate at kasi nasusubukan ko. Mm-mm. Maniniwala, inurasan ko talaga akong bachero eh. Mm-mm. Paglagay mo ng yung passport. Hindi mo na passport eh, boarding pass. Yun nga pala, mga taga-immigration, ba't ba kailangan may boarding pass pa? Papauwi na nga ako eh. Pauwi na ng bahay. Pauwi na ako ng bahay eh. Pwede ba alisin nyo na yung Commissioner Marcelino Libanan? Oh, Commissioner. Hindi, napalitan na kung bachero. Napalitan na ba? Si Commissioner Jaime Morente. Commissioner Jaime Morente. baka pwedeng huwag yun ang i-require sa E-gate. Yung boarding pass. Hindi ba malaking kaanuhan yun? Passport na lang. Pero para ako kahit mabilis. Kahit na mayroon pang boarding pass kung bachero, inurasan ko, boarding pass, binasa agad. Passport, binasa agad. Nung masalang ka na? Nung nasalang ako. Hindi mo na sinama yung nakapila ka? Hindi ko sinama yung nakapila ako. Yung mismong E-gate. Pagpasok. Less than 30 seconds kung bachero eh. Seconds 30 seconds yan. Na nakalampas ako dun sa E-gate. Kaya sabi ko, kung mas magiging efficient ito, mas marami pa yung E-gate. Gaya, mas mabilis. Ay, grabe. Alam niyo po sa amin sa Singapore? Oo. Kung ikaw ay mamamayan ng Singapore, pagdating mo po sa airport, sa Changi Airport, uh-oh, hindi mo na kailangan ng passport mo. Dadaan ka na lang po sa kanilang biometric reader. Uh-oh. Pagka nagkatitigan po kayo nung biometric reader, lampas ka na. Lampas na. Pagka naman aalis ka na, departure, ganun din. Wala ka ng passport. Passport free na po kung mamamayan ka ng Singapore. Ano. Pero kung ikaw naman ay turista, yung pagpasok mo, yun, kailangan mo pa rin ng passport sa E-gate. Pagpa-uwi ka na, pag-alis ka na, hindi mo na kailangan ng passport kung bachero. Ano na lang ang kailangan? Yung mata mo na lang. Mata. Yung magtititiga na lang kayo nung biometric reader. Oo. Tapos na. Wala ka ng problema. Walang problema sa immigration. Mabilis na. Ano? Bakit po nagagawa ng Singapore yun? Kasi meron silang sinisingil sa mga pasahero nila at yun ang ginagastos nila to level up their facilities. Ang galing na nang nagawa ng Singapore eh. Ang Japan naman medyo ano pa, kumbachero. Marami ka pang maipipintas. Talaga sa Japan. Lalo sa Osaka, sa Kansai. Sasakit ang ulo mo sa Kansai. Pagpunta mo ron, pagbaba mo, mayroon ka na nung ano ha? Meron ka na nung pinaka parang e-travel nila, yung Japan visit Japan. Pagpasok mo ron, dadaan ka dun sa passport tsaka ano, picture. Meron silang mga may pila doon para dadaan ka doon sa computer na yun. May nagpapantay naman. Meron naman. Pagkatapos doon, tsaka ka pupunta kayo ng immigration. Ayun. Pila ka ulit. Napakahaba. Pagkatapos mo sa immigration, meron ka ng QR code, di ba? Doon sa Visit Japan. Dadaan ka pa ulit sa isang computer. At itatapat mo ulit doon. Mag-uusap na naman kayo. Magtititigan na naman kayo nung isang ano nila, nung computer nila, bago ka makakalabas. Talaga. Sinabi mo pa mabubusit ka pa sa mga, lalo na nung pandemic, kung bachero. Bumiyahe ka sa Japan. Gusto mo nang bumalik eh. Asa na ba aeroplano sila kaya makauwi na nga? Ganun katindi. Kaya lang sabi nga natin, kung bachero, doon magiging matetest ang patience mo dahil ikaw ay nakikisama. Pero pag dito sa Pilipinas, nakita mo yung inefficiency, konting-konting pag-iintay, nagre-reklamo ka na, lumilitaw na yung pagiging totoong ugali mo na ikaw ay Pilipino. Bakit?
kapag sapagkat na pakiramdam mo, eh akin to eh. Taga rito ka eh. Kaya pwede kang maging reklamador. Sabi ni Manay Ichu, kailangan daw yung ano, yung boarding pass para malaman yung detalye ng arrival, yung plane details. Kasi nakalagay daw doon. Hindi, nasa e-travel na Manaichu eh. Oh, may e-travel hindi ka na naman tayo. Hindi naman babasahin ng e-gate yung passport mo kung hindi ka nag-e-travel eh. Oh. Mag-i-travel, ando na lahat nung flight details mo eh. Ando na lahat, kaya tanggalin na yung boarding pass na yan, Manaichu. Sabihin mo kay Commissioner Morente yan. Hindi, napalitan na raw. Ah, napalitan na ba? Napalitan na raw si Commissioner. Sino ba Immigration Commissioner ngayon? Mother. Hindi pa natin na Miss Dana Sandoval. Ikaw na ba? Mag-iset mo nga kami diyan kay Commissioner. Yung Commissioner 'yan, makausap natin minsan. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jelomtang, Chityam Konggohun, 7:05 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Naalala ko pala, diyan sa Los Angeles International Airport, yung Tom Bradley, yung pinatumba ni Manny Pacquiao. Si Tom Bradley. Si Tim Bradley pa rin binugbog ni Manny Pacquiao na Amerikanong boksingero. Sa Tom Bradley Airport, Los Angeles, may bayad ang pushcart. May bayad ang pushcart yan. Magbabayad ka ng $8 sa pushcart. $8? Mario Sip. Almost 60 na ngayon ng palitan. 480 pesos ang isang Mario pushcart. Para lang sa pushcart. Sa pushcart. Ayoko na yan. Kung dalawa ang pushcart mo, de 1,000 piso na halos yun. Dito sa naman. Pilipinas, libre. Libre yan. Libre. Bayaw. Libre. Kaya yung mga inaayos dito sa Pilipinas, tingnan muna natin makumpleto yung ayos. Again, we pay for convenience. Doon, magpupushcart ka lang. Magbabayad ka pa ng $8. Alam mo ba yon na ang pangalan pala ng commissioner ngayon ng immigration ay Joel Anthony Viado. Ayan. Commissioner Viado. Magandang morning. Magandang morning. Kaya yung masyado nating inaapi yung sarili natin, kawawa naman tayo, ang bansa na. Minsan po ay pag tumingin tayo sa iba, sasabihin natin, mas maayos pa pala yung atin eh. Mas maayos pa pala yung atin eh. Naklambakang dalaga, oras po natin. Ninang Grace Manalansan, 7:07 ng umaga. Sandali po lamang. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon na makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos nanawagan sa publiko, mga biktima ng bagyo, alalahanin ngayong Pasko. Marangyang Christmas party sa mga tanggapan ng pamahalaan, ipinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos. Palasyo, iginiit na kahibangan ang hinala ni dating Pangulong Duterte na tuta ng Malacanang si Trillanes. Kamara naglaan ng 1 million pesos reward sa mga pagtuturo kay sa isang tumutugon sa pangalang Mary Grace Piatos na ginamit sa liquidation report sa confidential fund ng OVP. Vocalist ng AGs na si Mercy Sunot, pumanaw na. US citizen namatay habang nakikipagtalik sa isang hotel dito sa Pasay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Banda
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Oras po natin, 7:09 ng umaga. Standby, 15 and 52. Ang balitang ito ay hatid sa Ipa at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15 na ng umaga, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makakalimutan ng taong bayan ang mga nasalantaan ng nagdaang mga bagyo sa nalalapit na Kapaskuhan. Kasabay ito ng paghimok ng presidente sa lahat na ang gagawing Pamasko ay pamahagi na lamang sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Pagtitiyak naman ng Pangulo, patuloy pa rin ang pagkilos ng pamahalaan para tulungan ang biktima ng magkakasunod na kalamidad. Pagdating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit papaano na sinasalanta. Kahit papaano sana yung ating sanang gawing pamamasko, pamahagihan natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal at kawali ng gobyerno na iwasan ang mga garbong selebrasyon sa nalalapit na Kapaskuhan. Ito'y bilang pag-iisa sa libu-libong Pilipinong nawalan ng kabuhayan, mahal sa buhay at ari-arihan dahil sa pananalasa ng mga tumamang bagyo sa bansa. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, tiwala ito sa kabutihan ng government workers at hindi na kailangan pang maglabas ng kautusan ang Malacanang para sumunod ang mga ito. Kasabay ito ng panawagan sa mga ahensya na i-donate ang matitipid na pera sa pagsasagawa ng simple Christmas celebration. Tinawag ng Malacanang na hallucination o guni-guni ang hinala ni dating Pangulong Digong Duterte na si dating Senador Antonio Trillanes IV ang bagong attack dog ng palasyo. Ito po ang naging maigsi at masayang reaksyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang hinga ng reaksyon sa naging akusasyon ni Duterte na posibleng may basbas ng Malacanang ang pag-atake sa kanya ni Trillanes. Ano? Ganun na lang. Ano? Apa? With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Ulit pa talaga eh, no? Hallucination. Samantala, planong kasuhan ng dating Pangulo si Trillanes dahil sa patuloy na pag-atake nito sa kanya at kanyang pamilya kaugnay sa illegal drugs at malaking pera sa bangko. Nag-alok ng 1,000,000 pisong pabuya ang House Committee on Good Government para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon at katauhan o kung nasaan itong si Mary Grace Piatos. Ayon kay Congressman Jefferson Conghun, Vice Chairperson ng House Committee on Good Government, ang halaga ay mula sa ambag ng mga miyembro ng komite at yung iba'y galing din sa House Squadcom. Lumalabas na pinakamarami ang pirma ni Piatos sa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa ginamit na confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Plano ng mga mambabatas na imbitahan din sa pagdinig kaugnay pa rin sa confidential fund kung meron ngang totoong Mary Grace Piatos. Alas 7:19 ng umaga, isang 61-anyos na US citizen ang nasawi habang nakikipagtalik sa kanyang girlfriend sa isang hotel sa Pasay kahapon ng madaling araw. Naisugod pa sa San Juan de Dios Hospital ang biktima na itinago sa pangalang Greg. Si Greg? Pambihila kang Greg, oh. Itinago sa pangalang Greg, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa kwento ng 51-anyos na girlfriend ng biktima, na si alias Malu. Ano ba tong mga pangalang pinagpipili nyo na to? Si Greg and Malu. Greg and Malu. November 17, nung sila ay mag-check-in at matagal ding
nagtalik. Oo. Posible umanong si foreigner ay ilang taon? 61 years 61. Old si Greg. Tapos si Malu ay 51. Aba. Posible umanong 10 years. Oh, posible umanong napagod si Greg. Mm-mm. Dahil kaagad itong nakatulog hanggang sa mapansin ng babae na parang hindi na ito gumagalaw. Uh-huh. Kaagad na humingi ng saklolo si alias Malu. Mm-mm. Sa staff ng hotel para dalhin sa ospital ang biktima. Batay sa paunang investigasyon, natural ang sanhi ng pagkamatay na nitong si Greg. Mm-mm. Na pinaniniwala ang inatake sa puso. Kaya ikaw, Greg, mag-ingat ka. Yung Greg namin dito ang pinag-iingat natin. Si Greg, ibang Greg naman yun. Alas 7.20 ang ating oras. Nagluluksa ngayon ang music industry sa pagpanaw naman ng vocalist ng bandang Aegis na si Mercy Sunot. Pumanaw sa edad na 48. Bata pa pala itong si Mercy. Mm-hmm. Si Mercy Sunot dahil sa sakit na cancer, isang araw matapos itong humingi ng panalangin sa kanyang post sa kanyang social media account. Si Mercy Sunot ang vocalist ng Aegis na nakilala sa mga awiting Sinta, Luha, Halik, Sayang, Nasayang at Basang-Basa sa Ulan. Uh-uh. Kasama na rin ang Christmas song na Christmas Bonus na naging bahagi na ng Pinoy Holiday Celebration. Susunod! Dito po! Sino itong actress, singer at TV host na foreigner? Pero nakabase dito sa Pilipinas na itinago ang kanyang sakit na cancer para magkaroon pa rin ng racket dito sa showbiz industry. At RH15, Giselle Regaport. RH52, Ednyel Parosa. Nakahanda na para sa ating Metro Manila ngayon! Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita! 7:22. This time check is brought to you by Flash Report. Flash Report! Meron daw pong lalaki na sakay ng SUV ang natagpuang patay. Bakit namatay? Paano namatay? RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Anthony Jerry, ito yung inaalam ngayon ng mga otoridad dahil dumating na rito ang mga tauhan ng Manila Police District pero hindi pa malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki na sakay ng isang Toyota Avanza na kulay gray. At ito ay nakita ng isang enforcer ng MTBB, si Victor Corrales. Ano pa, paano nakita niyo yan? Kasi papasok na ako, sir, ang trabaho ko sa Marina Rehente. Sumabi sa akin dalawang babae, hihingi ng saklolo. Sabi nung dalawang babae, sir, pakitignan mo ka, baka inatake. Kaya wala rin ako magagawa dyan. Tumawag kayo ng barangay chairman o kaya tanod. Tapos tumakit naman ito. Tapos din, pinara ko yung motor ko. Yan ay nilantang ko, nakita ko. Ginawa ko, pinidyo ako na rin kagad. Pwede ko sa loob. Oo, pinidyo ko na para meron akong detalye. Okay, salamat si Victor Corrales ng MPPB. Pero dumating na yan enforcer dito. Mga ilang taon na, boy? Nasa 50 anyos eh. Bata pa. More or less, 50. Yung nagmamaneho. May katusa sa bandang kaliwa na braso at may binabanggit kang may dugo, boy? Saan may dugo? Sa loob ng sasakyan. Ganoon. Tapos yung basag yung salamin. Baka salamin hindi atake yan, no. Walang salamin. Nakita ko yung salamin sa driver seat. Nakababa? Wala. Wasak. Wasak. Salamin. Hindi. Nung makita ng mga enforcer, nakahasal si na. Dexter. Doon nga binigyan tulong tayo yung dalawang babae. Ang ngayon, inaalam pa kung anong tama. Ba't may dugo sa loob. Halos nakatagilid na siya.
at inaalam kung binaril o sinaksak dahil merong nakita ng balisong sa loob eh. Balisong ba'y nasa loob, Victor Corrales? Maliit na knife lang siya. Maliit na knife. Okay. Mm-hmm. At yan yung... Ayun yung plate number. Toyota Avanza na kulay, ano ba yan? Gray? Gray ba yan, boy? Charcoal gray. Tapos ano yung plate number para... 5247 Charlie Bravo Charlie. Yung plate number. CBM 4247. Oo. Andito na yung mga polis. At ng Manila Police District. Kanto mismo to ng PR Arge. Padre Arge Street at Abad Santos. Malapit sa isang eskwelahan. Possible itong lalaki ay isang Filipino-Chinese. Ayon dito sa mga otoridad. Maputi siya. Naka-t-shirt na kulay puti. Mm-hmm. At maputi kanyang kulay. Ang ngayon, tinaalam yung CCTV na kuha dito sa naturang na lugar. Magbabalik ako sa iba pang detalye kung hindi dito sa isang lalaki na natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Metro Manila ngayon! Meron ba tayo mga balita sa Metro Manila ngayon? Metro Manila ngayon! Tayo natin si RH15 Giselle Regafort. May mga natutuwa daw sa bagong ruta ng airport bus. Yan sa Cavite. Bakit naman? Ba't naman sila natutuwa? Natutuwa. Hindi pwede yan. Bawal matuwa. Bawal matuwa. Unahin na natin si RH52 Edniel Parosa. Meron na naman daw natuwa. Baka maganda itong balita. Puro natutuwa itong mga balita natin. Mga taxi driver naman daw ang natutuwa dyan sa Pasig. Ba't naman kayo natutuwa? RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Anthony, hati ang reaksyon ng iyong taxi driver sa Santolan, Pasig City. Matapos ipatupad itong katiting na rollback sa gasolina pagtapos ng serya ng mga bagyo, ayos pata natin itong magkakatabing gasolinahan sa Marcos Highway kung saan marami sa mga Cambio King ay naabutan natin tumatamay at nag-almusal para kina Mang Herman at Mang Roque. Y-Tech itong 85 pesos na rollback dahil matuman ng kanilang biyahe. Pero aminado naman ang ilan nilang kasama, gaya si Mang Rodney. Tulong na rin ito, lalo pat nitong mga nakaraang linggo. Surut-surut na kansilado ang pasok at wala silang pasero dahil sa mga bagyo. Pakinggan natin sila. Wala naman kami nyo, walang pasero talaga kami. Kasi iba ng mga buto, gano'n kayo na sa atin. Kaya ako malaking pakita rin yung kapatang kami. Sama nga, gano'n na lang lagi lang. Kasi yung panitin natin ng hanggang sa maging normal na talaga dati yung presyo. Mas maganda para sa amin yun. Di ba, surut-surut ang pagtaas, tapos may bagyo. At least kahit paano ba, walang ano yun? Wala, sir. Mahina pa rin sirang pasabi. Dito sa binabanggit nating bahagi ng Marcos Highway, 54 pesos at 55 centavos ang gasolina ng Petron, 57.35 sa Uni Oil, habang napakamahal, 60 pesos 10 centimos ang kada litro ang gasolina ng Shell. Daniel Parrosa, nagulat para sa Easy Range. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Samantala, ito na, nagbabalik na si RH15, Giselle Regaport. Coming, Giselle! Sa tuwing ikinatuwa ng mga overseas Filipino worker na nadagdagan pa mga ruta ng airport bus mula dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Magkaiilag na raw kasi sila sa pananaga sa pamasahin ng ilang taxi driver na kung minsan umaabot sa 2,500 ng singil papunta pa lamang doon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange of PTEX. Indes umano na masayang kanilang karanasan sa pagbabalik Pilipinas, bumubungad na sa kanila ang pananamantala ng ilang taxi driver sa paliparan. 300 na lang ang pamasahe sa airport bus patungo sa bagong ruta na Imus Cavite, pero kung OFW naman, makakukuha ng 50% discount.
Inilunsad ang bagong ruta ngayong inaasahan ng dagdaan ng mga magsisiuwian nating kababayan para sa holiday season. Sa panig naman ng mga driver ng Yellow Cab, wala raw epekto sa kanilang kabuhayan. Ang mga airport bus, ngunit iniinda nila ang tinawag nilang solicitors. Ito umano yung mga nagtatawag ng pasahero para sumakay sa taxi. Pero sa katotohanan, mga privado namang sasakyan. Yan, yan yung sinasabi, na, yung sinasabi natin, Giselle. Eh. Ano, mm-hmm. yung lalapitan ka pa. May naka-ID pa yan eh. Naka-ID pa, makakita ka ng ID. Napakagulo tuloy dyan sa may arrival. Correct. Ang sabi ng mga taxi driver, nagpapakilala daw sila ng mga may taxi, isasakay yung mga pasahero. Pero private vehicle naman daw. Ang sabi ni Jerry Katunying, naglipa na daw yung mga solicitors dyan sa may Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Lalo na ito pag-gabi. Dito sa gabi, may taxi, pag-gabi na doon. Kabayan ko sa Sanchez, pinanin. Kung dapat, 300 miles lang sa same meter. Saan-saan. Kung papalag ka naman, nahirap na. Kaya humingi na ang biyahe namin dito dahil mismo dito sa harapan namin ang daming solicitor. Bawal naman talaga yan. Dapat yan na tabayanan ng mga namumuno. Nga, ano. Si Henry Caport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eh, tama yan. Para mapalayas na yan dyan. So parang taxi, sasabihin. Taxi. Tapos yung pala, isasakay ka sa hindi taxi. Eh, yun nga. Private vehicle. Hindi ka na ngayon maka-atras kung ikaw yung kararating na. Lalo na kung foreigner. Yan matatakot mga, ka na. Saka yan nga yung ayaw ni RSA eh. Yung magulo, tapos yung mga scammer dyan. Saka yung mga konkumbatsyero, yung hindi lang taxi eh. Meron ibang iba. Yung mga parang mga Uber. Kunwari. Bigla na. Dahil nga napakagulo dyan. Yung mga trolley dyan, yung mga pushcarts na nakalat dyan, yung mga sumusundo, katakot-takot. Kaya yan ang gustong ayusin ni RSA dyan po sa airport. Konting tiyaga na lang daw po. Konting-konti na lang daw po. At makikita na natin ang malaking pagbabago sa 76 years old na paliparan dyan sa NAIA. Meron pa isa, kumbachero. Aba, tinan mo nga naman. Kaya pala walang pinamimigay ito. Oo. Nag-co-cover pala sa Japan. Sa Japan. Kaya pala. Isang leader ng Japanese syndicate, ipinadeport ng immigration. Radyo Patrol. RH6, Sherwin Alfaro. Go! Anthony, sinilpikan na namin. Kaya pala, Sherwin. Namimiss ka namin. Namimiss ka namin. Ha? Kanina, ha? Ikaw, ha? Ikaw pala. Ito tayo sa Pilderas ngayon. Ito ang importation procedure dahil isinilbi ng Japanese Embassy ng Japanese Police itong arrest warrant para nga sa isang leader pa ng Lupi Syndicate na tinatayang nga, ito yung sinasabing financial leader ng isang grupo na JP Dragon na nag-ooperate din sa Pilipinas na siyang sinasabing financial link ng grupong Lupi dito nga sa Pilipinas at Japan. Sinilbi ng Japanese police kay Koyoma Tomahiro ang kanyang arrest warrant ng ito turnover nga ng Bureau of Immigration sa kanyang deportasyon ngayong araw. Isasakay sa Japan Airlines flight JL-746 na lilipad alas 9 ng umaga. Itong si Koyama na siyang sinasabing leader din ng grupong Lupi na nakikipag-ugnayan nga doon sa mga kriminal na nag-uutos o yung sinasabing tumatawag sa mga notorious group na nag-ooperate ng criminal activity ng pangutot ng pera sa mga elderly at sa mga vulnerable o mga nauuto dyan sa Japan ng grupo na Lupi. Parang tatlo sila, Sherwin, ha? Oh, yung dalawa ay pawang mga minor offenses o minor kasama rin ni Luffy. Yan ni Luffy. Hindi, nung hindi related dun sa Luffy. Ang related lang sa Luffy yung isa na naka-itim na hood na naka-shade na kulay gold. Mm-hmm. At sinasabi nga ito yung financial link ng grupong JP Dragon at ng Luffy Syndicate. Siya ang ayun nga nakaposa sa ano? Report ng Bureau of Immigration at ang Japanese police dahil itong si Koyoma ang di umano'y
at tumatarget o tumatawag doon sa mga grupo ng sindikato para mag-operate at hanapin yung mga taong pinapahanap ito para hututan ng pera, o kaya yung nangyaring noong nakarang taon na pumatay ng elderly para makuha lamang yung kanyang pension. Sa ngayon ay isinagawa ng turnover ng Bureau of Immigration at ng Japanese Police at Japanese Embassy dito nga sa lounge ng NAIA Terminal 1, kung saan ay naghihintay na ito ng kanyang departure ngayong alas 9 ng umaga. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Battle Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita! Ano ba itong sinasabi ni Secretary Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan nila ang Pangulong Duterte doon sa kwan, paglabag sa international law on human rights? Mm-hmm. So sila na mauunahan na nila ang ICC, ganun ba yon? Eh, paano parang ba yun? Parang medyo nalilito tayo doon sa statement. Ito, banner story ng Philippine Star, kumbachero. Ayan, nakasulat to. International Humanitarian Law Case versus Duterte IDE. So ang nakalagay sa baba, DOJ wants no overlap with ICC. Ayun. So yung gobyerno ng Pilipinas hindi makikipag-cooperate sa ICC. Mm-mm. So sila na lang ang gagawa, ang gobyerno ng Pilipinas lang ang magsasagawa ng sariling investigasyon. Meron palang binuong task force, kumbatsero, ang DOJ para dyan. Yun, abangan po natin kung ano ang pagkakaiba nito. Pangunahing balita! 743 Tinimok po ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider ng pamahalaan at magiging pinuno ng bansa sa hinaharap na gamitin ang kanilang pananampalataya bilang gabay sa paglilingkod sa bayan. Ito ang ipinanawagan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 49th National Prayer Breakfast sa Malacanang, kasama ang iba't ibang religious leaders at opisyal ng gobyerno. Giit ng Pangulo, mahalaga ang pagkakaisa at pananalig sa Panginoon Diyos, lalo na sa panahon ng ang bansa ay naharap sa matinding pagsubok. Our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms and the destruction that they bring. And so it is with gratitude and a sense of purpose that I join this Philippine National Prayer Breakfast, or PNPB. The PNPB reminds us that leadership without faith is a ship without a compass. It will sail, but it will drift. True leadership, the kind that transforms people's lives for the better, is guided by wisdom and is rooted in faith and in God. Pangunahing balita! Kausapin lang natin ang mabilis at nasa Italia pala itong si Director Aba. Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry. Saan ba sa Italia? Kausapin natin si Director Panganiban. Director Glenn, magandang morning! Si Katonying po at saka si Ka Jerry. And Ka Jerry at sa inyong mga tagapakinig. Opo, saan po ba kayo dyan sa Italy ngayon, Director? At ba't ba kayo Angie dyan? Andito sir sa United Nations po at meron po tayong ina-attend ng committee meeting din po dito tungkol sa phytosanitary help po. Opo. Ang BPI po, o Bureau of Plant Industry, sa ilalim ng Department of Agriculture, kayo po yung parang nag-i-issue ng permit para sa importation ng bigas, ano? Totoo po ba ang balita na nalampasan na natin ang record na pinakamaraming inangkat na bigas ng bansa? Hello? Opo, Director? Opo, narinig? Yes, sir. Sir, as of November, nasa around 3.8 million tayo. So, NX ang mga assumption noon was lalampas tayo ng 4, pero sa ngayon wala pa naman, nasa 3.7 pa lang ang ating inaangkat.
billion metric tons. Opo, eh considering yung pong mga nagsindating yung mga bagyo dito po sa Pilipinas, bala, may mga nag-a-apply na po ba ng panibagong import permit at hindi ba binaba yung taripa ng imported rice? Sir, tuloy-tuloy naman po ang ating pag-i-issue ng SPSIC for rice, ano? And gaya nga ho nang sabi ng ating kalihim, ito naman ho ay hindi biglaan makikita kagad yung pagbaba ng presyo, ano? Meron ding lag time yan. So tayo naman po ay nag-i-import lamang ating mga kailangan. So hopefully by end of the year or early next year siguro makikita po siguro natin yung pagbaba rin ng presyo. Saan po ang pinakamalaking supplier natin ng bigas na imported? As of ngayon po, Vietnam pa rin ang ating main with 80% and Vietnam. The rest po ay pinag-aatian ng ibang bansa tulad ng Thailand, meron din po tayong galing Pakistan at iba pong bansa. Oo. Ang India po ba nag-export na rin sa atin ng bigas? Nag-lift na raw po, yun po yung balita, yung nag-lift na sila ng kanilang export ban. But ang the usual po na ini-import pa rin natin from India is yung kanilang basmati o yung mga special rice. Kumusta po presyo ngayon ng bigas sa international market? Tumataas po ba o bumababa? Kasi na sisisi pa yata tayo sa pagtaas ng presyo sa world market. Sir, yun po. Tungkol sa pricing naman po sa global market, tayo naman po ay walang hawak dyan. Maaring sinasabi dahil tayo ho ay maraming inaangkat, pero talaga naman hong lahat ho ngayon ang presyo ay halos tumataas dahil sa mga pagtaas ng logistics cost na wala naman po tayong hawak. So siguro po medyo hindi po fair na isisi sa atin yung ganong pagtaas ng presyo. Opo. So tayo po ang number one importer ng bigas sa buong mundo ngayon? Opo. Yun po yung nire-report, but siguro po intayin po natin na magkaroon tayo, matapos natin yung taon para malaman talaga natin kung talaga bang masusurpass natin yung sinasabi nilang mga assumptions nila. Eh ano po what does it say about our agriculture sector po? Tayo naman sir, gaya nga po na nasabi ko, yung ating pag-import ay complement lang sa kakulangan. Actually, yung ating rice program ay talaga pong magbibigay ng malaking effort para makapag-produce po tayo ng dagdag na production. And of course, yung ating ibang ahensya ng DA ay naglalaan din ng suporta for post-harvest. Ang ating pong rice program ay nagbibigay po ng production support. So, hindi naman po ito agaran na makikita, but lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan ay nagtutulong-tulong para makatulong sa ating mga farmers, kasama na rin ho, pati pa crop insurance. Kasi nga yan, tayo ay dinadalo ng maraming bagyo. So, yun po. Sa pag-complement natin, of course, tulong po ng ibang stakeholders, private sector, ay hopefully ay tayo po ay mag-improve ang ating production and efficiency. Buti sana kung may premium yun, Director, yung pagiging number one natin. Wala ho bang premium yun? Baka makamayin. Wala bang discount? Wala bang discount? Oy, number one kami, ha? Buti sana kung gano'n, eh, no? Walang gano'n. Mga good news naman, nag-export daw tayo ng Hass avocado sa Japan. Japan. First time po ba to, Director Glenn? Opo, sir. Actually, tayo po ay last Friday lang tayo po ay nakapag-ship ng ating nakapag-send off ng una nating shipment to Japan ng ating Hass avocado. Maliit pa lang po ito, around nasa 12 tons po, but hopefully
ang next year po, kasi matatapos na po itong taon, hanggang next year baka umabot tayo ng 500 metric tons na pagpag-ship ng avocado sa Japan. First Asian country po tayo nakapag-ship ng high value crop na ito sa itong export product sa Japan. Ano po ba pagkakaiba ng Hass avocado sa ibang klase ng yung avocadong kinakain namin ni Jerry Baha dito sa San Bebe Ecija? Sir, ang aking pagkakaalam sa feature niya, yung Hass medyo mas maliit siya kaysa doon sa ating regular na avocado. Yung ating avocado medyo malaki. Ito ay parang sinlaki lang ng kamao. O maliit. Parang siguro granada, ganyan. Parang ganyan yung shape niya. Pero ito ay masustansya at talagang kumbaga ito ang hinahanap ng ating mga market doon sa Japan. Sana mas malaki pa ang market nito, hindi lang Japan, ano? Nakapag-ship na tayo nito, sir. This year ay na-open din ho natin ang market natin sa South Korea. Ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin. No? Actually, halos 50% din po yung itinaas ng volume ng ating export. So, yun po. Magandang pagkakataon ho sa ating mga producers ng itong mga high-value crops. Kailangan talaga yung mga tayo nag-e-export dahil ang laki ng dollar ngayon, kumbachero eh. Mm. May hula pa po ang mga analyst na baka umabot daw po ito ng 62 pesos per dollar. Oho. Kaya ang kailangan natin, 58 pa lang ngayon. Hindi tayo ang nag-aangkat, tayo ang nag-e-export para lumaki-laki ang kita natin. Last na lang, meron pong panawagan ang isang grupo po ng mga eksperto sa agrikultura. Masyado raw po tayong naaapi sa pagbebenta ng saging ng Pilipino, kumbachero. Mm-hmm. Ang dahilan daw po, kaya medyo nalalampasan na tayo ng Vietnam, ng Cambodia at iba pang mga Asian countries o Southeast Asian countries sa pag-export ng saging, kahit maganda saging natin, sapagkat napakataas daw ng tarifa natin. 13% kumbachero ang tarif natin versus Vietnam and Cambodia na zero. Zero tarif. Mm-hmm. Ang gusto po ng grupo nila ginawang Ernesto Ordonez ay ibabaman lang ang tarifa natin at nang hindi tayo maagawan ng market ng mga kapitbahay natin. Ano po ba ang stand ng BPI doon? Well, sir, kami naman po ay talagang aming concern is on sanitary and phytosanitary issues, ano, para makapag-comply ang ating mga produkto sa requirements ng ating pinag-exportan na mga markets. But regarding ho doon sa tariffs, we are working closely, of course, with the Department of Trade and Industry. Of course, ng ating mga agriculture attaché sa ibang bansa para ito ay kumbaga yun nga makapag-negotiate tayo ng mas magagandang rates for our exports kasi yan naman ho ay may prosesong pinagdadaanan, so hopefully. Opo. Okay. Maraming salamat. Opo, maraming salamat po, Director Glenn Panganiban. Pwede na huli kayong matulog. Alauna yata ng madaling araw. Anong oras ba yan? Alas dos ng madaling araw yata. Ay, oo nga pala. Ibang time zone. Alauna ng madaling araw. Sige po, palagay ko ay pwede na kayong managinip uli ng pasta at saka ng pizza sa Italia. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Po, sir. Si Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry. Alam mo ba, kumbachero, ang banana export natin, bumagsak sa 50% na lamang ang ina-export natin dahil naaagaw na ng kapitbahay nating mga banana producing nations ang ating market. Dahil sa laki ng ating tarifa. Isip-isipin mo sila, zero tarif, tayo 13%. Ganun na talaga ngayon, ano? Pababaan ng tarifa, kumbachero. Patay kang bata ka. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, kumbachero,
Inabati lang natin ang mga kababayan natin dyan sa Pampanga. May baba kay kong ano mga kabalen. Gising yun. Na ba kayo? Yun. Eh mukhang gising na. Yung iba nga kahapon pa, kumbansero, nakapila daw dyan sa... Saan ito, Bok, Jean? Yung mga para makapag-exam ng Civil Service Commission sa Region 3. Oh, ganun? Hindi ba canceled yan? Yun na nga. Hindi natin alam kung canceled ito. Para daw makapag-exam, parang application pa lang eh. Ayan o. Ayan yung video. Uh-uh. Eh kawawa naman, magdamag pa po, nakapila dito sa Star Mall, Robinson's, Pampanga, para lang maka-apply. Ngayong umaga po, mahigit sa 4,000 na ang nakapila. Ayan o. Ay mga nasa kalsada na lang, nagkumukubli na lang doon sa mga talahiban na para hindi masigatan ng araw. Ngayon daw eh, ang kailangan daw lang eh 500, pero nasa 4,000 na ang mga nakapila. Sana po ay ayusin ng Civil Service Region 3 ang kanilang sistema para na naman di mahirapan ang mga tao. Yung iba ay nauna lang na sa kapipila. Matagal pa po naman ang exam, next year pa. Bakit kaya ganun? Oo nga, next year pa exam. Pero bakit kailangan pumila ng ganyan? Hindi ba online na lang ngayon sa mga panahon na ito? Dapat online na lang yan. Baka pahaba hindi natin ang pila para sa confirmation ni Commissioner, ni Chairman, Marilyn Yap. Marilyn, ito, Chairman. Chairman, pakiayos ko ito. May video ho, sa Pampanga, dyan sa CSC Region 3. Ayan, yung mga ganito, pag-aanin natin ang buhay ng ating mga kababayan, pambihira. Hindi yung pahihirapan nyo pa. Ay, nako, ang gobyerno, ang galing sa ganun, ano? Ba't pa ganun? Imbis na maging simple, gusto nila, it's complicated. Pero kung may problema kayo sa bubong ng bahay, no problem. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ay, Colonel Moy, pagaduan. Sunny morning here in our farm. Where is it? In Aulod Town. Aulod Gem? Palayan City and YBC, ha? But why? Oh yeah, maganda umaga. Happy birthday pala kay Kuya Jeron Espidillon. 21st birthday mo na pala. 21st oh, binata birthday. Ka na, Jeron. Happy birthday. At si Engineer Tony Nanggil, kasama pala nila yung mga bisita nating balikbayan from Chicago. Si Ma'am Sol Katanag at Mr. Ren Katanag. Maganda morning dyan po sa Nueva Ecija. Oy, Mel Magno. Dyan si Mel Magno ay andyan na rin sa Terminal 3. Ikaw na nga muna habang hindi pa naalis. Palayasin mo yung mga, ano tawag nila doon? Solicitor. Baka may general na rin yan, ha? Maging solicitor general yung mga yan. Pambira, agawan nyo pa ng pwesto tong si Attorney Maynard Guevara. Ikaw na munang maglinis dyan, Kuya Mel Magno. Ha? At binabati lang daw niya ng happy birthday si Datu Roy Benito from Barm, Balabagan, Calanogas. Galing kay Al Saifon, address Sharif. Ayan. Mag-iingat po kayo. Ha? Yung pong kakausapin sana natin taga Department of Housing, si Undersecretary Randy Esculango, siya yung USEC for Disaster Response. Lumipad pala sila patungo ng Catanduanes kanina. Ay, wala ang signal doon. Nawala na signal dyan sa Sana makausap pa rin natin bukas kasi importante na malaman ng ating mga kababayang nasira ang mga bahay, partially or totally damaged na mga bahay. Na meron po kayong makukuha mula po sa Department of Housing ng ating pong gobyerno. Actually, hindi Department of Housing eh. Department of Human Settlement and Urban Development. Secretary Jerry Acosar, maganda morning! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! His head and does his best James Dean. Well, then Diane got around to city. This time check is brought to you by...